Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang araw. Kung pinanood mo ito, ang topic nito or video na ito, okay, sa tawag dito sa araw, ano? Naririnig at nakikita po ba nila? Nakikita po ba or malinaw po ba yung ating sound? Okay, sulit lamang po ha. Okay. Kukunin lang tayo ano-ano. Right. Okay, maraming salamat po. At welcome po natin ano yung mga first timer na makinig na or nakikinig po ngayon na sa topic natin for tonight. So yung topic natin is all about mutual funds. So kung napanood niyo po kanina tanghali yung video po natin is about investment options. So kumbaga sinummarize po natin about stock market, mutual fund, real estate, at insurance investment. So at least dito, mayroon na kayong idea, okay, or options, kung ano klase kayong investment ang maganda para sa'yo. Pero i-discuss natin po yan isa-isa, okay, maliban sa insurance, na-discuss na po natin. So yung topic natin ngayon ay nasa lesson 9 na po tayo. Okay? So ang mutual fund investment, how it works, paano kakikita, at paano ang proseso. And the next is stock market investment, basic, at real estate investment. And then, yan, abangan nyo po yan. So, kung kayo po ay first-timer, may mga videos sa Wealth Academy. Hanapin nyo lang yung units, okay? Tapos doon sa units, makikita nyo kung anong lesson 1, lesson 2. So, para hindi po kayo magluhan. Diba? So, marami kayong information nakikita. Marami kayong naririnig about IMG, about Kaiser, hindi nyo siya maintindihan. So, kaya, ginawan po namin ito ng lesson plan. Okay, so ngayon, nasa lesson 9 na po tayo. Okay, so ang topic natin is about mutual fund, how money works. Okay, so siguro narinig nyo na po ang mutual funds. So, paano ito, proseso, then let's begin. Okay, so ang lagi ninyong tatandaan, bakit na nating mag-invest or bakit kailangan nating mag-invest or bakit kami nag-i-invest. Ito po yung lahat ng ginagawa natin dito sa buhay po natin or sa pagtatrabaho, okay, so pag-i-invest, pag-ipon, lahat po yan ay may purpose. Okay, so dito sa investment, meron tayong dalawang pinaka-importante, okay, sa personally, may tatlong pinaka-importante na reason bakit kailangan mo mag-invest. Unang-una, preparation yan sa retirement mo. Okay? So, dahil ang pera na ini-invest mo ay ipon mo na gagamitin pang gastos pag tumanda ka na at walang trabaho. So, dyan mo siya kukunin. Hindi mo siya kukunin sa sweldo ng anak mo. Okay? So, tandaan nyo po yan. Mahirap po. Okay? Makisalo tayo doon sa sweldo ng anak natin at tingi tayo ng pambili ng pagkain natin, gamot natin, okay, pang araw-araw na pangangailangan natin. So, mahirap yan hingiin sa anak mo na may pamilya na. Kaya, ngayon pa lang, may trabaho ka, may ipon ka, mag-ipon ka. Okay? Lalong-lalo kung ikaw nasa abroad. So, preparation for retirement. Kaya kung makarami ka ng ipon, okay, so maaga ka makapag-retire. Diba? So, yan po yun. Ang purpose ng retirement. Pangalawa, inflation. Yung presyo ng bilihin sa Pilipinas tumataas. Mas lalo na 10 years from now. 20 years from now. Kaya yung pera mo, hindi mo yan siya invest. So, parang natutulog lang yan. So, alam natin kung ano nangyari sa pera natin sa bangko. Ano? So, natutulog lang doon. Tapos, ang presyo ng bilihin tumataas. So, ibig sabihin, yearly, lumilate yung value ng pera mo. Pangatlo, for the country. Diba? So, para sa bansa natin, kung gusto mong tulungan yung bansa natin, din mag-invest ka. Dahil kapag nag-i-invest ka sa isang kumpanya, okay, ang bansa natin
nagkakaroon niya ng tinatawag na tax collection, okay? So yung government nagkaroon ng tax collection sa mga companies. So pag maraming kumpanya na pinapatay sa Pilipinas, maraming collection, okay, ng taxes. So instead na mangutang ang Pilipinas sa ibang bansa, which is usually nangyayari talaga yon, di ba? Kagaya ngayon, wala nang pundo ang Pilipinas, okay? So anong ginawa nila? Nangutang, ano? Kapag nangutang yan, okay, sino ang maapektuhan, di ba? So yung mga citizen. So sino ang magbabayad? Yung mga citizen, di ba? So parang halimbawa, kung nangutang yung nanay at tatay mo, maapektuhan ka, okay? So maapektuhan sa loob ng pamilya. So ganun po yun. Instead na marami kayong pagkain, konti na lang kasi ang nangyari po, okay, may utang yung parents mo. So ang instead na panggastos nila sa bahay, okay, para sa inyo, binayad mo na sa utang. So the same thing apply. Okay? So the same thing apply. Kaya pag nag-invest tayo, okay, marami siyang ang bansa natin kolekta ng mga taxes at of course yung mga projects na pinapagawa ngayon ng Duterte administration, yung build program. So some of this are loans, ano. Kaya tapos yung taxes ni-revise. So nilabas ng train law. So madami ng taxes collection. So yun po, kapag maraming investor, maraming companies, so at nag-i-invest sila sa bansa natin, so natutulungan natin yung bansa natin. Kaya tayo dapat sarili nating bansa, sarili tayo ang makikinabang. In the first place, maraming mga foreign investors sa Pilipinas. Bakit po? Sila yung nakikinabang sa paglago ng ekonomiya natin. So alam niyo na po ba 'yon? 'Di ba? Sino ba yung mayaman? Yung mga foreign investors. So sila yung economy natin lumalago, ano? Gumaganda yung ekonomiya ng bansa, so sino ang nakikinabang? So yung unang-unang nakikinabang yung mga foreign. Dapat tayo. Diba? So dapat tayo. So halimbawa, bigyan ko kayo ng sample. Sa Japan, mayayaman mga Hapon, di ba? So sa Amerika, mayayaman Amerikano. Sa Israel, mayayaman Israeli. Sa Pilipinas, sino mayayaman? Di ba? So karamihan ng mga mayayaman, mga ibang lahi, Chinese. So sila yung mga investors, ano? Sila yung nagpapatayo ng mga negosyo. So yan yung problema sa atin. Di ba? So yung entrepreneurship at saka business or investment ay hindi natin masyado inaral, ano? So sila yung nakikinabang. Kaya mag-invest kayo sa sarili ninyong bansa at para matulungan na rin natin yung bansa natin. Okay, pang-apat, for the people, para sa kapwa mo. So kapag nag-invest po tayo, it means it will create jobs. So tandaan po natin, kapag nag-invest tayo sa isang kumpanya, okay, nagpapatayin sila ng mga negosyo. So anong ginagawa ng mga kumpanya? Of course, mag-hire yan sila ng empleyado. At yung pang-apat, for you, okay, para lumago yung pera mo. Ayan yung pinaka-importante sa retirement, okay? You will beat inflation. At ang pangatlo, pinaka-importante, okay, bakit kailangan mo mag-invest is in order for your money to grow. So, ayan. Kahit hindi mo naisipin, ay mag-invest ako para sa country. No, di ba? So, kahit hindi ka na magiging makabayan. O, mag-invest ako para yung kaibigan ko magkaroon ng trabaho. Kahit huwag mo nang isipin yun. So, tatlong bagay lang. Okay, retirement, inflation, at growth ng pera mo. So, yan po ang sa mga dahilan bakit kailangan nyo mag-invest as soon as possible. Diba? So, as soon as possible. Okay? So, dapat as soon as possible. Okay? So, there are more than 200 companies sa Pilipinas. Sa mutual fund, hindi mo kailangan mag-invest pa isa-isa dyan. So hindi mo alam kung alin dyan ang mas mabilis kumita or mabagal kumita. So there are more than 200 companies. So sa stock market, isa-isahin mo yan. So sa mutual fund, hindi. Hindi mo po problemahin yan. Okay, ang mga companies na ito, naghahanap yan sila ng investors. Bakit? So in order for their business to grow, okay, para lumago ang kanilang negosyo, kailangan nila ng kapital. Okay, so at kung ikaw, wala ka nang naisip na negosyo talaga, then subukan mo na lang maging kasosyo. It means, bubili tayo ng shares, maging shareholders tayo. Hindi natin bibilhin yung kumpanya. Okay, so, hindi natin bibilhin. Bibili lang tayo ng shares, okay? Pag kumita sila, kikita ka rin. So, tandaan nyo po yan. Pag kumita sila, kikita ka rin. Pag lugi sila, lugi ka rin. So, negosyo yan eh.
partnership, kumbaga parang ganun. So bibili lang tayo ng shares. Okay, so halimbawa, okay, maraming investors ngayon na bumili ng shares kay or may mga shares kay ABS-CBN. So ano nangyari kay ABS-CBN? Nag-close. So it means pag nag-close, wala na silang kita. So wala na yung pera, di ba? Naipit yung pera nila. So maraming bumili ng shares ngayon kay GMA, GMA7. So dahil parang siya na lang ang natira, no? Kaya ang presyo umakyat. So maraming kumita. So ganoon po yan siya. Pero palagay nyo yung mga companies na yan, malulugi ba sila over time? So hindi po. Dahil hindi pa tayo pinanganak, andyan na sila. Baka mawala tayo sa mundo na ito, okay, andyan pa rin sila. Okay? So bibili tayo ng shares sa kanila. Kaya ang pag-invest ay parang negosyan. Hindi ito magic. Okay, hindi ito loto, sana nga manalo ako bukas, sana nga kumita ako bukas. So walang ganon. Okay, so hindi ito ano, pakatsambahan, okay? At hindi ito paswertihan, ano? So it's a business. Okay, bibili ka sa isang ng shares sa isang negosyo na nakatayo na. Okay, so tandaan niyo po 'yan. At yung mga companies na ito, sabi nga natin, okay, hindi mo bibilhin ang mga kumpanya dahil kapag binili mo 'yan, okay, hindi mo kaya. So hindi ko naman alam kung kayo ay milyonaryo o bilyonaryo. I mean, mahal. Diba? So sinasabi nila, oy, mag-invest tayo kay Jollibee. Magkano? Ito lang yung 5,000, 10,000. At sasabihin sa'yo, scam yan. So, kasi ang akala nila, Jollibee is million. So ang tawag po natin dyan, franchising. So hindi natin kaya yun. Hindi natin, wala tayong mga million-million na pera para bumili o mag-franchise sa Jollibee. So alam din yung Jollibee ng mga companies na ito na hindi kaya ng paramihan ng mga Pilipino na mag-franchise. So anong ginawa nila? Inoffer nila yung shares. Diba? Kumbaga parang sa pizza, okay, gusto mong kumain ng pizza pero hindi mo kayang ubusin yung whole pizza. So bakit, palagay nyo, bakit nagtitinda yung mga ano, pizza vendor ng slices? Kasi alam nila na hindi kaya ng isang tao nakakainin lahat yon. Okay, so either isang slice lang ang kaya niyang kainin, at pangalawa, kulang siya sa pera. Hindi niya kayang bilhin ng ganong kalaki. Ang kaya niya lang bilhin is yung slices. Okay, so kaya hiniwa yan siya, no? Mayroong mga slices. The same thing applies sa shares. Hindi mo kayang mag-franchise or bumili ng isang company. So, yung pitak-pitak lang. Okay, so at ang tawag po natin dyan, shares. At yan ang binibili po natin. Yan ang binibenta ng mga kumpanya. Okay, so at yan ang bibilhin mo. Kaya sa isang kumpanya po, libo-libo po ang mga investors. So yung mga investors na ito, for example, itong company na ito, okay, maraming gustong bumili ng investor or mag-invest. At ang tawag natin yan, funds. Okay? Inipon yung mga pundo nila, pinagsama-sama at hinahawakan ng fund manager. Sa mutual fund, ganun ang proseso. Okay? Pinagsama-samang pundo ng mga investor. So, libo-libo po yung investor, hindi lamang 10, hindi lamang 100, libo-libo. So, tandaan nyo po yan. Okay? So, libo-libo. So, kasama na po dito ang mga companies kagaya ng, hindi lamang individual ha. Pag sinabi nating investment sa mutual fund, hindi lamang tao or individual person ang nag-i-invest. Kasama dito yung mga companies. At isa dyan, yung mga government companies. For example, yung SSS. Yeah, so, turo natin din yung mamaya. So, si fund manager, siya yung humahawak ng pera. At yeah, sa isang company, hindi lamang isa yung fund manager. Siya ay financial expert. So, kung sero plano, siya ay piloto. Sa bus, siya ay driver. Okay? So, sa hospital, siya ay doktor. So, alam natin kung sino sila. Diba? Kung sa aeroplano, piloto siya din ang tawag sa'yo, pasahero. So, alam na ng piloto kung saan pupunta. So, anong gagawin mo? Maghintay ka na lang dyan, matulog mo po ka. The same thing applies sa investment. Si fund manager ang bahala. Mga financial expert, dyan sila nag-aral. Yan ang pinag-aralan nila. Okay? So, expert sila dyan. Okay? Sa driver, alam niya. Sa doctor, alam niya. So, kumbaga, magtiwala ka na lang. Di ba? So, magtiwala ka na lang. Okay? So, pangit naman yan. Pag mapa-hospital ka at ang nag-check up sa'yo ay yung security guard. So sa palagay mo, hindi ka kakakabahan nun. Diba? So security guard, hindi niya trabaho. No? So mag-check up, hindi kaya mag-opera. So iba-iba ang kanilang expertise. Ganyan sa fund manager. At of course, si fund manager may fees yan. May binabayaran po tayo dyan.
So may tawag tayong tinatawag na sales load, entry fees, or tinatawag nating broker's fees. Okay, so 3.50%. So ibig sabihin, kapag nag-invest ka ng 100,000, tuwing pasok mo ng pera ng 100,000, bawasan nila ng 3,500. Kung nag-invest ka ng 10,000, bawasan nila ng 350. Okay, so yan po yan siya. Sa tinatawag nating sales load or entry fees. Tapos may annual management fees. So ibig sabihin, every year, tatanggalan kanila ng fees. So minamanage nila yung fund mo. So depende sa mutual fund company, so yan po ang kinakaltas nila every year doon sa pera mo. Yan yung parang sweldo nila, okay, sa pagmamanage ng pera mo. Ngayon, ang advantage dito, kapag ikaw ay member ng IMG, okay, walang entry fees, walang zero load or zero load ang benefits mo. So instead na magbabayad ka or kinakaltas nila yung 3.50%, okay, so wala na yun. Okay, so at least member ka ng IMG, ito lang ang babayaran mo. Hindi po ba malaking advantage yun? Diba? So annual management fees lang. Okay, so yan lang yung babayaran mo. Kaya dito sa mutual fund, mayroon tayong level of understanding na kailangan ninyo maintindihan. Parang sa school, step-by-step process. Kaya tinuturo natin yan para maintindihan ninyo. Okay, mga top and leading mutual fund companies sa Pilipinas, siguro naman aware kayo sa mga companies na yan. So ilang beses na natin ito dinidiscuss, but the thing is, pwede dito tayo mag-apply. Okay, so out of 6, alin ang mas maganda dyan? Okay, magre-recommend din kami sa inyo, okay, kung saan kami nag-invest ng mutual fund out of 6 na yan, okay? So, kagaya ng sinabi ko, hindi lamang po tayo ang nag-i-invest sa mutual fund. Okay, yung SSS po natin, okay, kung saan po tayo nagbabayad, sila din po ay nag-invest sa mutual fund. So, kagaya ng sinabi ko kanina, hindi lamang individual, okay? So, kundi mga companies din, okay, nag-i-invest. For example, SSS, 3 billion in-invest niya sa mutual fund. So, ganun din po, okay, di ba? So, instead na maliban sa nagbabayad tayo ng SSS natin, so at alam natin kung saan nila dinala, in-invest nila sa mutual fund, di ba? So, dapat tayo na lang, di ba? So, nakuha nyo yung point, so dapat tayo na lang. Ngayon, pag nag-invest ka sa mutual fund, meron po tayong tinatawag na application. Different application or pagpipilian mo. For example, pag mag-open kayo ng account sa banko, di ba may mga options kayo? Ano yan? Savings account? Ano ba yan? Time deposit account? Diba? So, mayroon ganun. So, the same thing apply sa mutual fund. So, pag nag-invest kayo sa mutual fund, pipilian kayo. Meron tayong tinatawag na equity funds. Okay, average return, 18% per annum. So, ito po, high risk. At mas maganda kung ito po ay pang long term. So, bakit high risk? Kasi ang pera na in-invest mo sa mutual fund, okay, sa equity funds, through mutual funds, ang pera mo lahat dito ay nilalagay nila direct sa stock market. Okay, so direct sa stock market. Okay, so, pero kaya ang average dyan mataas. At yung risk dyan mataas din. Okay, so ngayon, what about balance fund? Okay, ang balance fund, average niya 10 to 12 per annum. Okay, so medium risk lamang. Bakit? Kasi sa balance fund, 50-50. Ibig sabihin po, halimbawa, meron kayong 10,000. Okay, so yung 5,000, excuse me. Yung 5,000, nilagay po nila yun sa equity funds. Ibig sabihin, 50% ng pondo mo, okay, nilagay nila sa equity funds or doon sa tinatawag nating in-invest nila sa direct stock market. Ang kalahati naman, nilagay nila sa bond fund. Okay? Kumbaga, mas secured investment. Okay, like government securities, ganyan, kumbaga parang pinapautang. Okay, sa government na talagang sigurado magbabayad. Okay, so ganyan sa balance fund. Ngayon, meron naman tayong tinatawag na bond fund. Ang bond fund naman, ito ay average return is 4 to 8% per annum. So ito ay mga pang short term din. Okay, so kaya ang mas secure dito, yung risk mababa kapag sa bond fund. Kasi ang pera dito na ininvest mo sa bond fund ay hindi nila nilalagay sa stock market. Okay, ini-invest nila or pinapautang sa government securities, mga etc.
So, kung sinabing pinapautang, for example, sa government, alam nila na magbabayad yun. Kasi ang government, always may pera yan. Kasi may mga collection ng taxes. So, dito po, sa pag mag-invest ka sa mutual fund, pagpipilian mo, saan ko kaya ilagay yung pera ko? So, kung ikaw ay, for example, mag-invest ka at kukunin mo yung pera mo more than 5 years, then ilagay mo sa equity funds. Yung mas mataas na risk. Okay, kung ito ay for your retirement, for example, 10 years from now, then ilagay mo sa equity funds. O di kaya, kung ikaw naman ay conservative, na medyo takot ka, o saka kailangan mo kaagad ng pera, then itry mo ilagay sa balance fund. Ngayon, kung ikaw naman ay 2 years na lang, 3 years na lang, magre-retire ka na, okay, ilagay mo sa bond fund. Kasi, sa bond fund kasi, sigurado dito na wala kang lugi. Okay, buo mo pa rin makukuha yung pera mo. Halimbawa, 10,000, nag-invest ka sa bond fund, 10,000, tapos, or sabihin na lang natin 200,000, ano, nag-invest ka sa bond fund, tapos bumagsak yung market. So, nag-negative. So, pag ang pera mo sa bond fund, buo mo pa rin yung makukuha. So, 200,000 pa rin, for example. Unlike sa equity funds, kapag nilagay mo doon, ang 200,000 mo, tapos bumagsak yung market, at i-withdraw mo yung pera mo, then, nakadepende yun sa price ng market ngayon. So, pag bagsak, then halimbawa, bagsak 20%. So, bawasan ng 20% yung pera mo doon. So, unless kung makapaghintay ka na makarecover. So, ang pera na nilalagay karamihan sa bond fund, okay? So, karamihan na pera na nilalagay sa bond fund is yung mga malapit na po nagre-retire. Okay? So, malapit na po nagre-retire. So, kung kayo ay mag-retire 2 years, 3 years from now, huwag mong ilagay doon sa equity fund. Okay? So, dito kayo pa sa sigurado sa bond fund. Okay? So yan po yan. Ngayon, nakita nyo po 18, 10, 4. Ito po ay average. Ibig sabihin, pwede siyang magbago. Pwede siyang mababa, mas mababa pa dyan. Pwede pa siyang mas mataas pa dyan. So, yan po yung average na sinasabi natin. So, nakadepende po yan sa market. So, paano makikita dito? Capital appreciation. Binili mo siya ng mura, ibenta mo siya ng mahal. Habang tumatagal, ang presyo nagbabago. Halimbawa, binili mo ng 15, bumaba siya ng 7. So, ngayon, ang pera mo doon, halimbawa, ang ano mo, ang sabihin na lang natin, ang 150,000 mo, binili mo sa presyong tag-15, bumaba siya, ano, dahil nagkaroon ng corona, sabihin natin ngayon. Nagkaroon ng pandemic. So, anong nangyari sa presyo, sa price ng ano mo, ng pera mo, ng value, bumaba siya, nagiging half, 50%. So, ang 150 mo, naging 75,000 na lang kung i-withdraw mo yon. Pero kapag hindi mo naman withdraw, hindi ka naman lugi noon. So, hintayin mo lang, tataas din yan. So, tataas din yan at nakita ninyo kung ano ang sistema ng blue line. Ang sistema ng blue line, yan po ang takbo ng pera mo. So, up and down, pero saan na siya ngayon? Andun na siya sa taas. Hindi po ba? So, baba, akyat, baba. Kaya nga, sinabi natin, pag mag-invest kayo sa mutual fund, bigyan nyo ng pagkakataon naman na lumago. Diba? Parang pag nagtanim ka, okay, nagtanim ka ng ano ng prutas, hintayin mo muna na mamunga. Okay? Hintayin mo muna na tumubo. Diba? So, bigyan mo siya ng time. Okay? So, kaya ang strategy dyan, pag mag-invest ka, buy and hold lang. Okay? So, try nyo buy and hold. Kagaya nito, halimbawa, 2009, nag-invest siya ng 10,000, pagdating ng 2019, 10 years after, okay, yung 10,000 niya magkano na? Naging 48,500 pesos. So kung equivalent niyan, ang 1 million mo, in-invest mo noong 2009, after 10 years, ang 1 million mo, naging 4.8 million pesos. So ganyan po sa mutual funds. Okay, so ganyan po sa mutual fund. Okay, so yan po yung ano, ang proseso, okay, sa pag-i-invest. Ngayon, saan naman pupunta yung pera? So, alam natin kung saan pupunta yung pera. Kaya pag kayo po ay nag-invest, may nag-offer sa inyo ng investment, lalong-lalong na, kailangan mo lang, wala kang gagawin. Okay, ito lang ang investment, wala kang gagawin, maghintay ka lang. So, tumakbo kayo doon kasi hindi yan totoo. Lalong-lalo na po kung kayo ay niyaya mag-invest tapos hindi mo alam kung saan pupunta yung pera, then magduda kayo. So, sa mutual fund, mayroon silang tinatawag na top 10 holdings. So, alam mo saan na pupunta yung pera. So, bawat company ng mutual fund ay may top 10 holdings yan.
Okay, so nakikita mo mismo doon. Okay, so mano mo, mabiverify mo kung gugustuhin mo. So, andyan po sila, yung mga companies na yan, sinama rin na natin. Okay, so, yun yung mga top 10 holdings kung saan nila nilalagay yung pera mo. Okay, so, paano namin malaman kung kumikita yung pera namin? Okay, so, meron po tayong tinatawag na NAVs or Net Asset Value Per Share. So, sa Tagalog, presyo. Okay, so, ngayon, dyan ninyo malaman dahil makakatanggap kayo ng statement of account. Sa statement of account, meron kayong account name, account number. So, hindi po ito kagaya ng ATM. Ha? Wala kayong marireceive na ATM. Wala kayong marireceive na, ano, na sabi natin parang passbook. Okay? So, papel na statement of account. Printable na ini-email sa inyo. So, sa loob ng statement of account, kalagay account name, account number, yung presyo, current price, ilan na yung shares na nabili mo. Okay? So, ayan. Tapos yung market value. So, halimbawa, gusto mo mag-invest ulit, 30,000, tapos yung presyo, current price is 36. Okay, so divide yun sa 30,000, so ilang shares ang nabili mo? 815. Okay, yan ang nabili mo ngayon sa 30,000 na in-invest mo today. Pero, meron ka ng previous na shares, yung 350. So, i-plus mo yun sa 850 na nabili mo ngayon, so, bali, 1,165 na. Ngayon, kung ibenta mo yung 1,165 na shares mo sa presyong tag 36 sa current price, ang market value is 42,880. So, yan po ang makikita ninyo sa inyong statement of account. So, bawat statement of account ay may iba't ibang format. Depende sa company. So, kagaya nito, account number, account name. So, makikita nyo ang NAV. Okay, NAVs per share. So, magkano ngayon? 4.38. Tapos, yan, yung total market value, magkano kapital mo. So, ito yung mga binili mo. Okay, kung kailan ka bumili, magkano ang shares. So, andyan po, lalabas po yan. So, matatanggap nyo po yan, hindi siya monthly, hindi siya quarter. Depende sa policy ng mutual fund company. So, merong monthly, yung ibang mutual fund company, every quarter. So, merong isa na naka-online. Okay, so ito, statement of account din, sample na format. So, statement of account sa Pilliquity, yan po ang makikita ninyo. So, makikita nyo rin dyan kung magkano na ang total. So, ng shares ninyo, so magkano ang tinubo this month, so makikita nyo po dyan. And then, may mga statement of account na may summary din. Okay, doon sa summary, andun yung mga presyo na binili mo. For example, so ito yung sa amin. So, back 2016 ay nag-invest kami, okay? Ang binili ng price namin noon is 32. And then, after 2 months, bumili ulit kami, ano? So, nakikita nyo po yung date kung kailan kami bumili. So, ang kagandahan, kung nag-invest ka sa mutual fund, kung kailan mo lang siya gusto. Kung kailan mo lang may pera. At nakikita nyo naman dito yung prices. So, sabi nga natin, buy low, sell high. So, pagdating ng araw, palagay mo ganyan pa rin yung prices niyan. Hindi na. Okay, so, hindi na. So, halimbawa, 32. Okay, binili ko ng 32. Okay, so, binili ko ng 32, ibenta ko ng 38. Kumita na ba ako niyan? Yes, di ba? So, ganun po. Pagdating ng araw, pag nag-retire ako 10 years from now, hindi na ganyan yung prices. Mas mataas na. So, dyan mismo makikita natin yung sample. Okay, so, sa statement of account. Compounding interest, sabi ni Albert Einstein, isa sa mga greatest inventions. So, anong ibig sabihin nito? Ang kagandahan kasi sa mutual fund, ang interest ng pera mo, kapag hindi mo siya kinukuha, or yung pera mo, hindi mo kinukuha, nag-i-interest yun at nag-i-interest. Diba? So, makikita mo doon. Kaya, sabi nga natin, average 10 to 12% per annum, so pwedeng bumaba yan, pwedeng tumaas din. Tingnan ko kayo ng sample. So, year-to-date returns ng isang Pilliquity, isa sa mga mutual fund. Back 2017, o pumalo po ng 23% ang income sa mutual fund. Okay, so pag may 1 million ka, okay, kumita na yung 230,000 pesos. Okay, so sa loob ng 2017. Pero noong 2018, nag-negative ng, ano, ng 10%. So, ano mangyayari dito? So, kapag binenta mo ito, lugi ka ng 10%. So, ganun din dito sa 2017. Kapag hindi mo siya winidraw, then wala rin. So, hayaan mo lang doon.
So the moment dito, ang presyo nagbabago-bago. Okay, so 2019, first quarter, umakyat ng 5%. At this year, bagsak talaga yung market dahil sa sitwasyon na nagkaroon ng pandemic. Ano. So ganyan po yan siya. Pwede siyang bumaba, pwede siyang tumaas. So ang average, tumakbo lang siya ng 10 to 12. Okay, so dun po yung average nun. Pero at least kung ikumpara mo ang pera mo sa banko, mas malaki ang dihamak yung income mo sa mutual fund. Kaya kung ikaw po ay nag-retire, ano, may 5 million ka investment at tumutubo lang yun ng 10% per annum, so meron ka ng kalahating million sa loob ng isang taon. So do you think ang kalahating million, sabihin na lang natin na nakita mo sa loob ng isang taon, sapat na ba yan pang gastos mo for your yearly expenses? So kung palagay mo ay ito, hindi ito sapat din, lakihan mo ang investment mo. Diba? So kung palagay mo ito na sobra din, kailangan mong pag-isipan paano ka makapag-ipon ng 5 million bago ka mag-retire. Diba? So ganun po siya. Ngayon, minsan magtatanong yung tao, mag-invest ako, magkano ba yung kikitain ko? Hindi natin alam, pero may average yan. Bigyan kayo ng sample pa dito. Halimbawa, investment. So para ka lang nagtanim ng puno, diba? May goal ka. Okay? So in the first, second year, first to second years, halos wala pang bunga, no? May isa, pakunti, ilang tubo. Diba? Pag tumagal na, 3 to 5 years, medyo madami-dami na. At habang tumatagal, dumadami. So, nakuha nyo yung point. So, pag nagtatanim ka pa lang, don't expect na bubunga yan kaagad. Diba? So, parang halimbawa, yung mga farmers, diba? Nagtanim yung farmers. Tanungin mo sila kung isang hektarya, ilang kaban ang maani nilang palay. Diba? Meron silang average. Meron silang average. Pero minsan, sumusobra. Minsan, kumukulang din. Kasi, may mga times na, alam mo yun, calamities. Apektado ang kanilang pananim. So, the same thing applies sa mutual fund. Kapag may mga calamities na nangyayari sa buong mundo or sa bansa, apektado yung negosyo ng mga companies at bumababa po ang presyo ng shares. Okay? So, halimbawa, apektado ngayon ang buong negosyo sa buong mundo, bagsak lahat ang market. So anong panahon ngayon, 'di ba? Anong maganda, anong pagkataon ngayon? Then hindi 'to maganda para magbenta ka ng shares mo. Diba? So kawawa ngayong iba, no, nag-invest sila ng 20,000. For example, na may nag-invest ng 20,000 tapos pumasok yung corona, nagkaroon ng pandemic, nataranta siya, no? Sabi niya, bakit yung 20,000 ko nagiging 10,000 na lang? Okay, i-withdraw niya na. So paper loss lamang po yan. Kahit bumaba yan dyan ng 100,000 hanggat hindi mo binibenta, hindi ka lugi. Pero pag binenta mo, lugi ka. So kaya nga sabi natin, hindi ito panahon para magbenta. Ito ang panahon para bumili ka. Kasi napakamura ng shares. So yan po yun. Yun yung mangyayari. Ano? So dapat maintindihan na natin na pag bumagsak ang market is an opportunity to buy. Kasi mura eh. Diba? So, pag okay na, pero pagdating ng araw, bubunga talaga yan. So, it will take time to grow your money. Kaya, kung mag-invest naman kayo, tapos next year, i-withdraw nyo, huwag na kayo mag-invest. Ilagay nyo na lang yung pera ninyo sa banko. Diba? So, yun yun. Kaya, ang kandaan dito, compounding. Diba? Pagdating ng araw, would you imagine, nagtanim ka ngayon, pagdating ng araw, parang 5 years from now, nagtanim ka ng puno ng mangga, 5 years, tuloy-tuloy na yung bunga nun. So, ganun din sa investment. Kaya, ang gagawin natin is to buy and hold strategy lamang. So, pagdating ng araw, kikita talaga kayo. Ang advantage at kagandahan sa mutual fund, meron kayong access. Ano? So, ang company ay mag-i-email sa inyo. For example, itong Sun Life, nag-email sa akin na meron tayong annual shareholders meeting. So, dito, ang advantage dito, okay, sa mutual fund, hindi nila tinitignan yung educational background mo. Karapatan mo yan bilang isang investor. It doesn't matter kung ano ang status ng buhay mo. Mayaman ka man or mahirap. Kaya, you are invited. So, it means direct contact sila sa'yo. Okay? So, hindi yung, okay, tinuruan kita ngayon mag-invest sa mutual fund. Tinuruan kita yung proseso. And then, tatanungin mo sa akin, sir, kumusta rin yung, ano, yung pera ko doon sa mutual funds. Okay? So, sa Atram or sa Sun Life, aba, hindi ko alam, ano? So, tinuro ko lang sa'yo yung proseso. But the thing is, you must learn. So, ang company, hindi mag-i-email sa akin at sabihin, John, pag-isabi nga doon kay Pedro, sa kaibigan mo, na may annual shareholders meeting tayo sa about investment. Hindi ganon.
So, ang company ay diretso mismo sa'yo. Okay? So, yan yun sa mga emails ninyo, matatanggap nyo po yan. At invitation yan. Kung available kayo, pwede kayo mag-attend. Kung hindi, okay lang naman. Okay? So, di-discuss yan doon about the company. That you are part of the company. Okay? Yung annual shareholders meeting. So, ito po, kasama yung mga taga-Israel, kasama natin. So, one time, nakapag-attend kami na timingan, ano, annual shareholders meeting ng isa sa mga Soldivo funds kung saan po kami nag-invest. So, yan. So, kikilala nyo doon yung mga big time at saka small time investor. Ano? So, iba't ibang uri ng tao. So, yun yung kagandahan. Yun yung karapatan mo. Meron tayong sa mutual fund, merong tinatawag na great equality. Pantay-pantay ang pagtingin. Mayaman ka man or mahirap. Ngayon, magkano naman ang initial investment? Actually, hindi lang 1,000 pesos. Okay, binabaan pa nila yan. So, sa halagang 500, pwede ka na makapag-invest. Okay, so it means, ang pag-invest po ay hindi lang para sa mayaman. Para sa mahihirap din. Sa halagang 1,000, pwede ka na magbukas ng investment, initial investment, it means yan ay minimum. So, pwede siyang mas mataas, huwag kang bababa. Pwede yung gawing 5,000, 20,000, 1,000,000, bahala ka. Huwag ka lang bababa sa 1,000. Ngayon, gusto mong dagdagan, so hindi ka rin bababa sa 1,000. Yung pagdagdag naman, hindi yan siya monthly, hindi yan siya quarter. It's up to you kung may pera ka lang. Okay, so basta ang isipin mo, ang pera na nilalagay mo sa investment mo ay pang retirement mo. Diba? So hindi yung pera na nilalagay ko sa investment nito, pambili ko ito ng iPhone 12 pag lumabas yun next year. So hindi pwede yun. Okay, so dapat yung pang long term. Okay, yung pang long term na goal mo. So ilalagay mo dyan. Okay, so yan po yung purpose ng investment sa mutual fund. Procedures, paano naman ang procedures? So mag-fill up kayo ng application, so ibibigay namin yung mga link. Okay, fill up nyo yan, may video din tayo sa YouTube. Okay, kung paano kayo mag-fill up ng application, i-scan nyo yan, magpadala kayo ng pera, send sa post office. Okay, at yun na po yun. Okay, so requirements is 1 to 2 valid IDs at saka TIN number. Ngayon, ito yung challenge. Unahan ko na kayo. Ano? Kapag nandito kayo sa abroad, medyo matagal. Okay? So, matagal ang proseso, lalong-lalong na sa pandemic ngayon. Diba? So, walang flight. So, medyo matagal ang proseso. In the first place, hindi nga dapat pwede yan eh. Diba? Hindi nga pwede, hindi tayo pwede mag-invest sa mutual fund kapag nasa ibang bansa ka. So, kailangan personal. Kailangan actually, noon ay ano ka pa no, ay interviewin ka pa sa Skype ano. So ngayon ginaanan nila okay yung requirements at yung procedure, kaya nga lang it will take time. Okay, kailangan ng mahabang pasensya. At least ang privilege na makapag-invest ka kahit na sa ibang bansa ka, pwede. Okay, so unless kung gusto mo nang mabilisan, okay, mag-fill up ka ng application at ikaw mismo pumunta doon sa office, ihatid mo doon. Diba? So, yan po yan. Kasi dito, ang proseso, papadala mo sa post office or DHL or ano, it will take time. Diba? So, yan po yung proseso. Okay? So, application forms, makikita nyo po yung application forms dyan. Hindi lamang po isa yan. Ano? So, sa application form, bigyan ko ng sample, halimbawa ito, nakalagay dito, pwede yung pag-individual. Okay? So, halimbawa, gusto mo ikaw lang, ayaw mo sa asawa mo. Okay? So, pwede yun. O di kaya pwede kayo mag-joint or an. Okay? So, pwede din yun. At pwede din yung ITF. Okay? So yan. Para naman yan sa mga minor di edad. Okay? Yung ITF. Okay? So, kaya pwede yan. So, sa account opening form, ayan. Yun yung makikita po ninyo. Okay? Pag halimbawa, gusto mo yung anak mo, buksan mo ng investment kagaya sa ginawa ko. So, ang i-click mo dito is ITF. Tapos, ako yung primary investor. Okay? Yung anak ko, yung co-investor. Pagdating niya ng 18 years old, kasi minor di edad siya, okay, pagdating niya ng 18 years old, i-inform ko yung Pilequity na yung anak ko is 18 years old, so siya na yung magiging primary investor. So for the meantime, okay, minors, pwede sila mag-invest kahit yung anak mo nakakalabas lang sa tiyan mo, okay, at may birth certificate, okay, birth certificate lang naman kailangan nila, okay, kung wala pa silang ID. Okay, birth certificate, so yan, pwede na sila mag-invest through ITF. Okay? So, at ikaw primary investor, sila yung co-investor. Okay? So, ngayon, ang proseso ganun. Okay? Padala yung requirements. Ngayon, pag gusto mong dagdagan ang investment mo, hindi mo na kailangang ipadala lahat sa post office. So,
Fill up ka lang ng form, ganito ulit yung form, initial or additional. Okay, and then scan mo lang and then send to them. Okay, so yan po yung proseso. What about kung gusto kong i-withdraw ang pera ko? Anytime ba yan? So ang pag-withdraw po, hindi po ito yung banko. Hindi po ito ATM, hindi po ito passbook. Take note, nag-invest tayo sa mutual fund. Hindi tayo pumunta sa banko at naglagay ng pera. Magkaiba yung banko, magkaiba yung mutual fund. Okay, pero ang proseso sa mutual fund, kung gusto mong i-withdraw ang pera mo, pwede naman anytime. So mag-fill up ka ng form, okay, na mag-withdraw ka ng pera. Or ibibenta mo, pag sinabi natin, pag mag-withdraw ng shares, ang tawag yan, redemption. Okay, so ibibenta mo yung shares mo sa company. So ngayon, lalabas dito, ilang shares ba mayroon ka? So pwede mong ibenta lahat or yung kalahati lang. So it's up to you. Okay, ngayon ang proseso is papadala nila sa bank account mo. So magbigay ka ng bank details. Okay, pick up mo yung cheque doon. So it's up to you. So kung bank details naman or bank deposit, okay, so maghintay ka ng 7 banking days. So papasok na yun sa account mo. Okay, so ganyan po ang proseso. Kaya ang pinaka-strategy dito, ini-encourage natin i-diversify. Ikalat mo yung pera mo. So hindi ka lang dapat mag-invest sa isang investment vehicles. Kaya parang pera mo sa banko, hindi mo dapat ilagay lang lahat sa BDO, BPI. So mag-open ka ng bank account. So palagay nyo bakit? For security purposes at minimize yung risk. Alam nyo naman kung ano nangyari minsan, karamihan ng mga pera sa BDO. Diba? So may mga naririnig tayo, no? So sa panood natin sa balita, at nawala yung mga pera nila. So to minimize the risk, so ikalat mo yung pera mo. Okay? So yan po yun. The same thing applies sa investment. Kaya tinuro po natin dito, matutunan nyo paano mag-invest sa stock market, paano mag-invest sa real estate, paano mag-invest sa mutual fund, paano mag-invest sa insurance, okay? At ilagay ang pera sa banko. So, ang purpose nito is diversification to minimize yung losses. Halimbawa, binuhos mo yung 1 million mo doon para sa sakahan mo, sa farms mo na dinevelop. Dumating yung sakuna or sabihin natin calamities. So, halos wala ka na doon kinita kasi andun na lahat yung pera mo eh. Pero kung kinalat mo, diversify, okay, walang kita sa farm dahil nagkaroon ng pandemic, sa stock market, kumita ako. Sa mutual fund, kumita ako. So nakuha niyo yung point. So at least, hindi lahat ng pera mo ay nawala. Natalo sa kabila, panalo ka sa kabila. So yan po ang sinasabi nating diversification. Kaya ulitin ko, ang purpose ng investment is for your retirement. Kaya kailan kayo magre-retire? Okay? So isipin mo yan. Okay, 20 years from now, so it means kailangan mo mag-ipon. Okay, so kung ikaw mag-retire ng 60, kailangan mo mag-ipon ng 20 years kung ikaw ay 40 years old. Okay, so palawa isipin mo magkano dapat may ipon mo. So kung kayo po ay madami kayong income, then bakit nyo pa kailangan hintayin ng 60 years old? Kung kayo po ay isa lang talaga ang source of income, and then talagang mahirapan tayo makaipon yan. Okay, so mababagalan tayo. Okay, so yan po yan siya. So ngayon po, yan, magkano ang iponin mo, so it's up to you. Okay, so it's up to you. So dapat may goal po tayo. Kaya kung ikaw ay gusto mo makapag-ipon ng 500,000, okay, so or di kaya 5,000,000 sa loob ng 20 years. So magkano ang iponin mo every month? Okay, so sa loob ng 20 years, i-divide mo yan 250 per annum. So sa loob ng 12 months, i-divide mo 250, dapat monthly meron kang 20,000 na itatabi. May pang para sa retirement mo at makapag-retire ka ng maaga. Ngayon, ang tanong, 20,000 nakakaipon po ba tayo? So, masyadong malaki yan. So, dahil isa lamang po yung source of income natin. So, kaya in-advise natin creating multiple sources of income. Yan po ay sa lesson number 3 at natin. Diba? So, increasing our income. Huwag ka lang magdepende sa isa. Kasi pag marami kang income, isa lang ibig sabihin nun. Marami kayong kita. Pag marami kayong kita, marami kayong savings. Pag marami kayong savings, makapag-retire kayo ng maaga. So, ganun lamang po siya kasimple. Kasi, ngayon, ang sinabi ko, kailangan kayo mag-i-invest. Malaki ang advantage kapag mag-invest kayo ng maaga. So, kung ikaw ay 25 years old at mag-retire ka at age of 60, gusto mo ng 5 million, then 1.5 lang ang itatabi mo monthly. Kung ikaw ay 35 na, then 4,000 ang itatabi mo monthly na i-invest mo. Kung ikaw ay 45, so nakita nyo po yung difference. Diba? So, sa bata, 25 years old, maliit lang ang kailangan niyang itabi hanggang sa pagdating niya ng 60. Kumpara sa 55 years old, 60,000 ang i-invest niya to get 5 million at the age of 60. So, time is your ally.
Okay, so time is money. Okay, sa kanya, nag-invest siya. No? So do you think magiging katulong siya habang buhay? Hindi. Okay, so dahil habang nagtatrabaho siya, nag-i-invest siya. Okay, so magkano lang sweldo niya? Di ba? 7,000, 8,000 naman. Pero bakit meron siya more than a million market value ng sa kanyang portfolio? Di ba? So yan po yung advantage. Kaya hindi lamang tayo magiging isang overseas Filipino workers. Okay, dapat magiging overseas Filipino investors din tayo. Ituro yan natin sa mga anak natin. So kagaya sa kanila, okay, natuto sila mag-invest sa sarili nila din, binuksan nila ng investment ang kanilang mga anak. Okay, the same thing apply sa amin. Ano? So, noong 2014, okay, binuksan namin yung investment yung anak namin. So, ngayon, 15 years old na siya. So, tagal na. No? Kaya, ang tanong, paano ako kasimula? So, first thing first, decide to register as an IMG member. So, pag mag-member kayo sa IMG, wala nang 3.50%. Okay, at the same time, ang IMG registration niyo, mayroon na yung ano, mayroon na yung investment, may insurance pa yung kasama. Okay, so next, deposit sa IMG bank account na provided. At yan, i-contact yung person na nag-invite niyo, then fill up ng application online. So ituturo nila yan sa'yo. Okay, so kaya ang masasabi natin, huwag kang aasa na may mangyari sa'yo in the future. Kung ngayon pa lang naman, hindi kayo man naghahanda. Diba? So, ganun yun. So, habang may trabaho pa kayo, habang nasa abroad pa kayo, habang kumikita pa kayo, mag-invest na kayo. Mag-invest kayo, hindi para sa amin. Okay? So, mag-invest kayo para sa'yo. So, ito ay sinishare lang namin. So, the thing is, pag marami kang investment, okay, so makapag-retiro kayo na maaga. Yung goal namin, I will retire at the age of 45. 10 years from now, 18 years from now, gusto ko mag-retire. It means, alam mo yun, magagawa mo na yung gusto mo sa buhay mo. Hindi mo naisipin yung saan galing yung pera mo. Because from now, within 10 years, kailangan kong magdoble, working, increasing my income para mas malaki yung investment. Okay, and then money is working for you. So mas maganda yung pera nagtatrabaho sa'yo kaysa ikaw ang nagtatrabaho sa pera. Diba? So could you imagine kung ang pera nagtatrabaho, hindi yung nagkakasakit. Okay, at saka hindi 'yon nahahawaan ng sakit. Kasi hindi nila kailangan pumasok. Tayo kailangan nating pumasok sa trabaho. Kailangan nating mag-commute, 'di ba? So, kailangan nating iwan yung pamilya natin. So, alisan natin ng umaga, balikan natin sa hapon, 'di ba? So, pero pagdating ng araw, if mag-ipon tayo ng mag-ipon, the money is working kahit sa bahay ka lang. 'Di ba? Kumikita ka. Kahit hindi ka nagtatrabaho, kumikita ka. That's it. Yan yung the money is working for you. Kaya kapag hindi natin yan ginawa, okay, kapag hindi natin yan ginawa, could you imagine yung buhay? Diba? So, yan. Kapag hindi natin alam kung paano patrabahuin yung pera, we will work until we die. Sabi nga ni Warren Buffett. Okay, so, maraming salamat. Hoping may natutunan po kayo for tonight about mutual funds. Okay, so, alam nyo na kung ano yung risk na kaya nyong i-take, pero ang first level, ito ay isa sa maganda, yung pag-invest sa mutual fund. Okay, so and then next step, ituturo natin by Wednesday, abangan nyo po ang stock market investment. And then Thursday, ituturo natin yung real estate investment. So within this week, matuto na po kayo kung ano ang investment sa mutual fund, ano ang investment sa insurance at saka stock market at saka real estate. So yung insurance, tinuro natin yan in the past few days. So ngayon, within this week, yan yung ituturo natin. Okay? So, ang challenge ko sa inyo is, kung palagay ninyo, kaya nyo naman, mag-umpisa na kayo. Diba? So kung ikaw ay nakailang buwan ka nang nakikinig dito at hindi ka pa nag-umpisa, sayang din ang oras na pinalagpas mo. Tandaan po natin, so kung tayo po ay may mga pinaglalaanan, of course, sa mga sweldo natin, tama po yun. But the thing is, you need to budget it wisely. Kung kulang yung sweldo, din maghanap pa kayo ng ibang source of income. Diba? Dahil sabi nga nila, saka na ako mag-join sa IMG. Diba? Saka na ako mag-invest kasi may priority pa ako. Ang buhay ay always may priority yan. Hindi yan nawawala. Diba? So, mayroon tayong mga nakakasalamuha, nagkakachat. Sana noon pa ako nag-join. Kasi noon ko pa ito nalaman. Diba? So, sana. So, yun na yun. Wala na tayong magawa. Nakalipas na yung oras, panahon. Hindi na natin kailangan maibabalik yun.
Kaya, kung ako sa inyo, kung kaya nyo naman, magsimula na kayo. Okay, so, huwag nyo nang palagpasin yung mga araw na nakalipas. Okay, kung kaya. Okay, maraming salamat po at hoping may natutunan kayo. I'll see you again next time. Thank you for joining me in my FB Live. See you again next time.